Marami pong hindi nakakaalam na ang bayan ng San Nicolas ang siyang dating bayan ng Taal. Yan ang unang simbahan ng Taal ay nakita niyang pagsabog ng 1965. May agimat yata kay Pengi naman. So ngayon nga ay December 9, fiesta dito sa Taal, Batangas. And kasama uli natin si Sir Derek Manas. Hello. So naalala niyo yung Villa Tortuga, si Sir Derek yung nag-tour sa atin sa bahay. Sir, so ngayon ay nagbabalik kami dito sa Taal, Batangas. Ano po yung gagawin natin? Ano yung pupuntahan natin? Okay, pupunta tayo sa San Nicolas, Batangas. Isang maliit, pinakamaliit na bayan ng Batangas. Ito ang original na site ng Taal. Okay, ang Taal, Batangas ay lumipat ng lugar nung sumabog ang bulkan nung 1754. Pupuntahan natin yung lumang sinaunang simbahan ng Taal, Batangas na ginuho ng bulkan na parang alam niyo yung Kagsawa Church sa Bicol. Oo. Parang ganon. So hindi alam to ng maraming mga tao na ang unang Taal ay nandito sa San Nicolas, Batangas. Ngayon malalaman na natin so, kung saan talaga. Later on, yung lumang Taal naging naging bayan ng San Nicolas. Ayun. So yun, doon mo kami dadalhin ngayon, sir. Yes, doon ko kayo dadalhin. Makikita natin yung Taal Lake at yung Taal Volcano. Ayun. So abangan nyo yan, mga kaichugero. Tara! Ayan, let's go. Actually, may maraming mga ancestral yan house. Na muna. Ancestral house na maliliit. Oo. Nagiginig iba kasi pag nag-abroad yung anak, gibay na natin itong ating kahoy na bahay at oo, yung ating kapitbahay ay bunggalo na. Oo. Ay siya, ay nakakahiya tayo ay. Tayo na lang ang ano, tayo lupa dito. Ang kahoy din niya ay siya, ay mag-Italy na at mag-Sauday. At tayo makapagtayo na rin ng bungalaw. Paganda na yung kahit. Pero ako, hindi ko pagigiba yun. Okay. Ngayon, nauuso na yung mga subdivision. Oh, mag-asawa ka na anak ko, doon ka subdivision. Oh. Yung lumang bahay ng lolo at lola mo, pwede mong gawing bed and breakfast. Oh. Restaurant. Kumbaga, ala-ala, di ba? Ng iyong mga ninuno, kahit mamaliit yan. So, paglampas natin dito, San Nicolas na. Ito na, San Nicolas, Batangas. Okay. Hindi na sa Taal. Yung arko nila? San Nicolas, Batangas, ang lumang Taal. Oo nga, dapat ganun. Ganun. The old, oh. Ano. Okay. Yan ang talik, oh. Ayun. Yan ang ruins na simbahan. Oh, ito ba yun? Yes. Ah, halika. Park tayo dito park sa may gilid. Ito, dito pwede siguro dito muna. Pwede dyan, pwede dyan. Ganun muna tayo dito. Yeah. Okay, so kasama nga natin si Sir Derek. And so, mamaya na ako. Minala tayo dito kung saan dati nakatayo ang lumang, ang original na simbahan ng Taal. Ano? Diba? So, madalas tayo sa Taal, Batangas, pero syempre hindi ko na ipapakita sa inyo yung old Taal, Batangas, ano? Ayan. So, ngayon, napuntahan na natin. So, ulitin ko lang, ano, ito yung kauna-unahang simbahan ng Taal. Ayan. So, ruin na siya and buti naman hindi nila tuluyang giniba ito kasi magandang, ano ito? Magandang pasyalan, no? Okay.
So medyo out of the way lang itong lugar na ito, mga kaitsubero, no? And out of the way siya, and hindi mo talaga ito makikita kung hindi mo siya pupuntahan. Ayan. Hello. Ayan. So kasama na natin si Sir Derek Manas para mag-explain sa atin, magkwento sa nangyari dito sa Lumang Taal, Batangas. Ayan. Okay, magandang umaga ho sa inyo. At nandito na naman kami sa isa na namang episode ng Kayutubero. Pista ho ngayon ng Our Lady of Kaisasay, the first Marian apparition in Asia in 1611. Sa ngayon, nandito po kami sa bayan ng San Nicolas, Batangas. Ang San Nicolas po ang pinakamaliit na bayan sa Batangas. At marami pong hindi nakakaalam na ang bayan ng San Nicolas ang siyang dating bayan ng Taal. Alam niyo po, dahil meron po kaming bulkan sa Batangas, maraming bayan po sa Batangas ang lumilipat ng lugar simula nung panahon ng Kastila tuwing puputok ang bulkan. Ang Taal, Batangas po ay nandi dito sa San Nicolas magmula sa 1575 hanggang 1732. Ang pinakaunang Taal, no, bago pa dumating ang mga Kastila, ay nando doon sa Agoncillo, Batangas. Pero sandali lang po, after 3 years, in 1575, lumipat dito ang Taal, Batangas. At noong 1732, ang tawag sa Batangas ay Taal Province. Una muna, 1581, Balayan Province, ang capital ay Balayan. Taga doon po ako. Inilipat po sa Taal nung ang capital nung 1732 at ang Taal nung araw ay nandi dito sa San Nicolas. Etong mga pader na nakikita nyo, yan ang unang simbahan ng Taal na ginuho ng bulkan nung sumabog ito nung 1754. 7 buwang sumabog ang bulkang Taal for around 200 days at umulan ng putik at natabunan ng maraming mga tahanan at nagiba ang unang simbahan ng Taal. Kaya ang mga Taalenyo ay lumipat ng lugar, umatras sa lawa at lumipat siya dun sa kinaroroonan niya ngayon noong 1755. So hindi lang ho Albay ang merong Kagsawa ruins. Dito sa Batangas ay maraming guhong simbahan na pinag-iwanan ng mga sinaunang bayan tuwing sasabog ang Bulkan Taal. At meron din kaming version ng Kagsawa dito at ito ang simbahan. Oh, the ruin. No? The ruins of the first church of Taal, Batangas. Ang nakakaalam lang po nito ay mga, syempre, yung mga taga rito at yung mga historians ng probinsya ng Batangas kagaya ko. Ayun. Ayan, maraming salamat Sir Derek at dinala mo kami rito para maibahagi itong Old Taal. Patay! Kamusta ko kayo? Ako si Lolo. Ay, siya. Ay, kayo ho ba'y umabot sa sinaunang Taal? Hindi. Nung 1911 pa nung nangyari. Ibig sabihin ni 1911 eh. Hindi pa tao. Naman. May agimat yata kay Pengi naman. Ilang taon na ho kayo, Lolo? 82 na ho ngayon. Bah, lakas pa! 82? Grabe. Eh. Kayo ba nangangalaga nito? Ay, anong ginagawa niyo din? Tatabas-tabas? Naglalabas mo ako ha. Dahil magpapasok bagong taon eh. Ah. Dapat linisin na rin. Oo. Dahil nung Nobyembre yung Kristo ng Sir Martin, nagpamisa dito. Pamisa? Hmm. Actually, nung pumutok ang Taal Volcano, nagkaroon ng pamisa dito sa lumang simbahan ng Taal, dito sa ruins. Oo, narito nun. Ako si member rin eh. Eh, kamusta ho ang bulkan ngayon? Ayos naman. Ayos naman. Hindi na sabog. Kalmado. Kalmado. Yung sumabog nung 1965, eh, ayos naman eh. Ay, nakita niyo yung pagsabog ng 1965? Oo, umaapin pa kayo. Ilang taon na kayo noon? Hindi ko lang matanong. Basta hindi ko sabi, wala pa mga 20 noon. Wala pa kayong 20? 1965 eh. Oo. Ano, 1940, mga 25, 25 anyos kayo. Oh, oh. Siguro ay dami niyong girlfriend nung araw na naman na biya. Eh tatay, ay
Kayhubay walang mga napupulot dining mga ika nga eh mga sinaunang gusi o mga ika. Baka naman may alam, bigyan nyo na yung mapa. Yung Bino George, Tunisian Mayor, hindi bala. Maraming bungo ng tao. Bungo ng tao. Bungo ng tao. In fact, nagpunta rito ang mga archaeologists ng National Museum dati. Pinag-aralan nila ito. Nagkaroon sila ng study. Naghukay sila. May mga nahukay silang bungo ng tao. Sa tingin ko, sila yung mga natabunan ng putik o kumukulong putik nung sumabog ang Taal nung 1754. Yung shot glass ni Pader. Oh, yung Tagayan. Ay nasaan na ang tanso? Ay dapat tinago niyo tayo magsha-shot. Aba, hindi ba kayo na-shot? Ay, sayang. Madalang. Ay, be, kunin niya siya shot tayo. Papunta doon. Oh, anyway, alam nyo, nung araw, ang mga galleons o mga barko nakakapasok sa lawa ng Taal, dumadaan sila sa Pansipit River. Malawak ang Pansipit River. Mamaya, ipakikita namin sa inyo ang itsura ng ilog. Nandito ho tayo sa maalamat na Pansipit River. O Ilog Pansipit. Ito ho ang nagdudugtong sa lawa ng Taal o sa Taal Lake papunta sa dagat, kung tawagin ay Balayan Bay, no? 8 kilometers long. Yung mga finger links ng Maliputo, manggagaling sa dagat, talakitok siya, gagapang dito sa ilog. Pagpunta sa Taal Lake, which is tubig tabang or fresh water, doon na sila lalaki, nagiging Maliputo. Okay, so from talakitok, aanurin sila sa ilog, salt water or tubig alat, pagdating sa fresh water lake, yun ang nagiging Maliputo. Nung araw, bago taong 1754, malawak itong ilog na ito. No? Wala yung mga bahay na yan. Ang mga galyo ng mga Kastila ay nakakapaglayag dito. Nakakapasok. Eh, nung sumabog ang vulkan, yun ang pinakamalaking pagsabog ng Taal Volcano. The largest eruption in recorded history, 1754. 7 months o 7 buwang sumabog ang vulkan Taal. Ay unti-unting na kumipot ang ilog, nagsara. No, yung mga ash falls, yung mga mud flows niya napunta dito. So kumipot na siya. So yung Taal Lake, dating saltwater lake, no, naging freshwater. Kaya yung dalawang isda, yung Maliputo at Tawilis ay ipinanganak sa lawa ng Taal. So yan ang Ilog Pansipit. Dati ho ay walang Lemery Batangas. Ang bayan ho ng Lemery ay nakatungtong dun sa mud flows o ashfall ng Taal Volcano na ibinuga noong 1754. Dati ho, wala yung lupa ng Lemery. Nakakapasok ang galyon, iikot siya ng Taal Lake dahil ang mga lumang bayan ng Tanawan, Lipa, Bawan, Taal at Sala. Merong lost town dito sa paligid ng Taal Lake na lumubog nung sumabog ang Taal Volcano nung 1754. Umiikot yung mga galyon, dadaan uli ng Pansipit River, lalabas sa Balayan Bay. Nung sumabog ang Taal Volcano nung 1754, nabago ang mapa ng Batangas, lumubog ang maraming bayan, lumipat sila ng bagong lugar, at ang tubig, ang dating tubig alat, dati yung saltwater lake ang Taal Lake eh. Since nasarhan yung river, kumipot yung ilog, no, naging freshwater. Oh, okay. Naging tubig tabang. Kaya yung dating sardinas, di ba? Sardinas ay tubig alat. Naging tubig tabang. Yun ang Tawilis. Okay. At yung talakitok, na naging, from salt water, naging freshwater, yun ang napakasarap ng Maliputo. Wow. Yeah. Parang yan yung rare na isda, yes, sir, no? Yes, naipit sila sa loob ng Taal Lake dahil nagpalit ng ng salinity from salt water to fresh water. So yung talakitok naging Maliputo,
yung sardinas naging tawilis. Ayun, yung pala yung kwento. And those are endemic to Batangas. Unique, dito lang matatagpuan. Oo, only yung Batangas. Naka-team na ba kayo ng tawilis? Ako, siyempre, mali mo to. Ayun. Yan ang basically ang konting kasaysayan niya. So ano na yung balak nila rito sa ruins na ito, meantime, sir? Meantime, pin-reserve, ginawang park. Pagka may mga okasyon, nagkakaroon ng mga programa dito. Yung gaya nga nung pumutukan Taal, nagkaroon ng prosesyon. Dito nagdasal ang mga tao na taga San Nicolas para ipagdasal na sana'y tumigil na ang pagsabog. Kailan ho ba huli nagkaroon ng pamisa dito? Misa no, nagkakaroon ng special mass dito kahit na guho na yung simbahan. Nung piyesta ni San Martin de Tours, yan ang patron ng Taal. Saint Martin de Tours is the patron saint of soldiers na taga France, no? Nakakabayo siya. May kasabihan ng matatanda, kapag kadaw ang kabayo ni San Martin ay nakitang lumilipad sa bunganga ng bulkan, ibig sabihin, sasabog ito. Ah, talaga, sir. Oo. Tuwing November 11, nagkakaroon ng karera ng kabayo sa Taal at sa San Nicolas. So, dahil si San Martin, ang patron, ay isang santong nakakabayo. Kaya may karera dito ng kabayo. Sumakay kayo? Hindi. Nangangabayo ba kayo? Nangangabayo kayo? Lasa ko eh, kayo ang karibal ni Fernando po Jr. nung araw eh. Paborito niya yun? Yes. Yung nakakabayo, yan si San Martin de Tours. Okay. Saint Martin de Tours, yung patron ng mga sundalo. Dahil ang Taal ay tinatag ng mga Kastilang mananakop, conquistadores, mga sundalong Kastila na sila Juan de Salcedo at Martin de Goiti. Ayun. Kaya ang patron na kanilang pinili ay patron ng mga sundalo.
Okay, so ulitin ko lang, ano, ito yung lumang simbahan ng Taal, yung kauna-unahang simbahan ng Taal dito nga sa San Nicolas. Ayan. So kung makikita nyo dito, makikita nyo na yung ano. Pasya lang tayo dito mga kaichubero. Tingnan natin yung ano, yung Taal Volcano. Ayan siya oh. Nakikita nyo ba yan? Ayun oh. Okay, so itong area na ito, dito nga sa San Nicolas, hindi talaga tayo nagawi dito sa lugar na ito. Ano? Doon lang tayo sa may mismong Taal. So dito meron palang restaurant, ano? Only Rice Soup. Tingnan nga natin. Ayan, so ulitin ko lang, ano? Biggest Grill, Only Rice, Only Soup. Ayan, tingnan natin yung kanilang menu. Tapos meron silang props, oh. Tingnan natin yung kanilang menu dito. Kung ano yung mga ibinibenta nila, no? Hello po. Ano oras ito nagbubukas? 10 o'clock po. Ay, hindi available yung props nyo. Yes po, sir. Okay. So, ngayong araw lang ba hindi ito available? Mga one week na po. 1 week na. So, ito yung mga ano nyo, no? Menu. Yes po. Okay. So, ano yung best seller mo dito? Yung mabenta? Ito. Ah, okay. Oh, not bad, oh. 129 lang, 129, mura. Nice. Madam, kayo po yung owner? Hindi po. Ah, hindi po. Ayan, thank you po. Thank you. Okay, so tignan din natin itong coffee shop dito. Big Brew. Hello. O, di ba? Marami palang mga choices kung saan pwedeng magkape. Ayan. Hello po. Hello po. Oh, mumura ng ano nyo, ah. Yes, mura na ito, oh. Hello. Ah, ito yung lumang pamilihang bayan. Pamilihang bayan ng San Nicolas. Sa kaliwa po, yan ang munisipyo. Ah, oh, this one po, no? Munisipyo ng San Nicolas. Napakatahimik na bayan. Akala mo yung laging tulog ang mga tao. Pero mukha nga eh. Marami ho dito ang mga taong bayan, no? maraming nasa abroad, mga OFW. Ah, okay. Yung mga naiwan, nagmamanage ng kanilang mga lupa, yung mga tubuhan. Tapos yung iba, yan, nagtitinda sa palengke. Yung iba, siguro nasa Manila, nagtatrabaho. Oo. Sa ibang lugar, Batangas City. Ah, ito yung inaayos nila ngayon. Yan. So, nagpapagawa ko sila ng walkway or park. Or esplanade. Yes. Tama ba? Hello. Si Mayor! Napakaswerte mo, Mayor! Hello po! Mayor ng bayan! Ah, hello po! Lester Desagun! Hello po! Siya ay sikat na vlogger! Grabe naman si sir! Sa kanya si Kayutubero! Ang mga nanonood dyan, nakaw, 50,000! Abay, sabi ko, ay madalas siya pumunta ng Taal. Ako iyayayain kita sa lumang Taal. Sa inyo, sa San Nicolas. Maraming salamat po sa pagbisita dito sa bayan ng San Nicolas. Hello po, Mayor. Opo, mabuti naman ho. Kaya alam ko, medyo madami. Okay lang, sir. Ito yung pagkakasayos ko para pagdating ho na summer, edi maliwala so sa paningin ng mga bibisita. Oo nga po, totoo.
Tapos meron kayong maganda. Hindi ko akalain may ganito dito. Binabati kita. Congratulations. Bagong munisipyo, bagong palengke, bagong park. At saka nagulat ako sa tagal kong di nagpunta dito. May mga coffee shop at restaurant na. Medyo. Utay-utay ho. At ang akin naman ho mga kababayan. Awari lang Diyos. Bukas din naman ho sa pagbabago. Yeah. Lahat naman ho ay para rin sa kanila. Siya. Tama-tama pala ang aming pagpunta rito. Ay pasisikatin natin na sa Nicolás. Pero sir, ako'y naghanda ng pananghalian doon sa bayan ng Taal. Ayun. Mimista talaga kami. Pupuntahan natin yan. Actually talaga sir, nung araw, palengke tikit dito. Oo. So, ang ginawa ko, inalis ko yung isang bay, nilagay ko na lang daw, parang iminog ko sa dito sa sideward. Yun. Kaya awa-awa na yung malulis ko. Oh, maganda. So, meriendahan o kainan mo yung baba. Ah, okay. So, second level, may mag-i-invest ko na iba. Oo. Massage. Yung mga gym. Oo. Boy, nakoy. Napakasarap siguro magpangasipin mo. Malinis ang hangin, may view ka na napagkas, merong massage parlor. Sarap nun. Oh, sir, naalala ko kanina, ang bati mo, no? Mga bago lahat. Buti ang mayor, hindi bago, no? Yeah. Bago, actually, may bago pa ilang term yun na ba? Padalo na. Di bago, bagong idea. Yeah. Oh, bagong improvements, yeah, no? So, mga kaibigan, lalo na sa mga kapwa namin Batanggenyo, ay maraming mang nangyayari dito ngayon sa San Nicolas pagkatapos ng pagsabog ng bulkan ay lalong gumanda. Oh. At dito ba, Mayor, ay walang barikan sa gabay? Sa ngayon po yung wala. Wala mo na. Ay, mawawala ba naman sa Batanggen yung barikan? Actually dito, sir, pag makikita naman ninyo, bihira din naman ang area tulad nito. Imagine mo sa ating kaliwa, part ng Cavite, Tagaytay. So ito naman nasa gitna natin is Mount Makiling, part ng Laguna. Ang alam ko doon, yung natang maliit is Cristobal Bay or Manahaw. Iisipin mo, apat na probinsya makikita mo sa iisang lugar. Ay, kitang-kita ang building sa Tagaytay. Oo nga, no? Tagaytay na pala yan. Yan ang sikat na Mount Bacolod. Pinakamalaking pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Mount Bacolod. Hindi naman. Bakit Mount Apo yung Dabao. Hindi, sir. Pagkaraw yan ay nauna, ay sukatin mo. Ay, kulot eh! Oo! Kita mo? Gagaling na mayor namin dito eh. Ang Mount Bacolod, ha? Pinakamataas! Ay, kulot pa yan! Unatin mo. Ay, mas mataas siya sa Mount Everest. Okay, mga kaibigan, ha? Nandito ho tayo sa isang monumento to, bilang ang bayan ng San Nicolas bilang capital ng Maliputo sa Batangas. Okay, so gaya ng nasabi ko, ang Maliputo ay talakitok sa dagat. Yung nga lang, dahil sila ay naipit din sa lawa ng Taal na tubig tabang na o fresh water, naging Maliputo. At mas malasa siya kesa dun sa mga talak-talakitok na lumaki sa tubig alat o sa dagat. Yung nga lang, ang Maliputo ay mahirap hulihin, yung mga wild Maliputo. At kung i-culture mo naman sa fish pen, ano, may mga may-ari ng mga baklad dito, it takes 2 years, 2 taon, bago siya hanguin o i-harvest. Kasi para maging 1 kilo ang Maliputo, aabuti ng 2 taon. Pag below 1 kilo, hindi pa masarap, hindi pa pwedeng i-harvest. So, isipin mo, 2 years. Kaya napaka-rare ng Maliputo. At kapag ka ibinenta ito sa restaurant, umaabot ng mga 600 to 700 per bowl. Medyo mahal. Sa Tagaytay, may mga ilang restaurant na nag-o-offer ng Maliputo. Sigang, no, prito, inihaw, nakatikim na makain ng Maliputo. Ay siya, dayo na din eh, sa San Nicolas, Batangas.